Hello po, ayan po at magandang araw po sa inyo pong lahat. Bali po, nandito po ako ngayon, kami ni Nene, sa aming bahay. Yan. Katatapos naan po namin sumimba, tapos naghatid po naman ng tulong kami ni Nene. At ngayon naman po, may unboxing po tayo. Siguro po, ito na po yung matagal lang pinagkakaantay ni Kuya Edwin. Ako po, ano kaya po ang laman ng box pong ito? Ito na po kaya ang magiging dahilan para sa aking matagal ng pangarap. Ano po yung laman nito? Minantay po ako kasi eh. Sige, atin pong buksan. Buksan po natin. Walang alonay. Ito na lang susi po. Ano naman ito? Pagkasilo-silo. Ay, ito na nga. Ito na nga ang aking matagal na pong pinagkakaantay. Dumating na. Sige, buksan natin. Isa naman. Okay, ito. Parang may nasisilip ako ah. Wala itong nasa box na ito. Dito po sa bahay, habang kami po ay wala ni Nene at kami nga po nagtitinda, tuwing araw lamang po ng linggo kami na uwi dito, ang tumitingin po itong bahay ay ang aking kapatid at ang aking magulang. Dito po sila tumutulog at sila po ang naglilinis. Wow, box. Box po siya. Kaya naman ito. Okay. Good morning po sa atin. Good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. Magandang gabi dito sa Paris. Una-una, ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon at ginagabayan ako araw-araw. Pangalawa, pasensya na at ako nagbabasa. Pangalawa, ako yung nagpapasalamat sa pagmamahal ng aking mahal at si Nene, maraming salamat kahit sa social media tayo na kakilala ay ramdam ko ang pagmamahal yung mag-ama sa akin at pati ang iyong pamilya, salamat din at nakilala ko kayong lahat. Mahal ko, wala nang madaming salita. Mahal na mahal ko kayo ni Nene. Salamat sa tiyaga kahit ikaw ay pagod na at busy sa trabaho araw-araw. Pagpatuloy mo ang mga nanghangarin na makapaghatid ng tulong sa kababayan natin. Nakikita ko ang pagod mo kahit mag-isa ka. Lumalakad at kinakaya mo. I'm so proud of you. Mahal ko. I love you. Oh. Kasi patuloy ka pa rin lumalaban sa hamon ng buhay. At Nene, mag-aral ng mabuti. Andito lang kami ni Papa na masupport sa iyo. Marami kaming nagmamahal sa iyo, anak. Hindi ka na
Hindi ka man galing sa akin, ikaw ang bunso ko. Siguro ramdam mo naman kung gaano kayo kamahal ni Papa. Mag-iingat kayo palagi dyan. I love you. God bless. Po ang kasalan. Susuot ko ng akin. Susuot ko, nakaka-excited na po ako. Ito po ay ano, simbolo po ng pagmamahal namin dalawa. Pagmamahalan namin, pagmamahalan niya sa aking anak at sa akin, at pagmamahal namin ang anak ko sa kanya. Nakagapos na po ako. Ang puso ko po at puso ng anak ko ay nasa kanya na po. Ipakikilala ko na po siya sa inyo pong lahat. Dahil ayaw ko po na itatago ko po ang bawat nangyayari po sa aking buhay. Ayaw ko po ng ganun. Gusto ko po ipaalam po sa inyo po lahat. At yun po, siguro po marami pong magtataka o masyasyak. Huwag po kayong mag-alala. Napakabait po niya. Siya na pong ibinigay sa akin. Tunay po siyang, ano? Tunay na gold. Tunay na gold po siya. Ako po mismo ang pumili nito. Dahil gusto ko po. Kaya pong gantong plain. Meron po kasing sing-sing ng magnobya na marami pong stainless. Ayaw ko po ng ganun. Ang gusto ko po plain lang. Para po malinis at dalisay ang pagmamahalan. Plain lang po. At siya ay 18K. Tunay na gold. Ngayon po, isusot ko na. Ari pong kanya. Ito po ang size ng kanya. Matanggal ang tali. Gcash. Ang galing naman. Hindi ko po akalain na ako po ay bibigyan ni God ng makakasama sa buhay kami ng anak ko. Sa bagay ako po, si Kuya Edwin, gusto ko po talaga ng magkamaroon ng makakasama sa buhay o partner sa aking buhay para sa pagpapalaki ko po kay Nini. Ngayon po, binigay po ng Panginoon na. At ito na po ang talagang totoong babae para sa akin na napakadalisay po ng kanyang puso. Siya po ay isa rin po sa atin na tumutulong sa ating mga kababayan na kapos po sa pamumuhay. Siya po ang tumulong kay Giancarlo dun po sa batang special child na nakatira po sa yung namatay pong ama na nakatira po sa tulay. Yan. Alagang-alaga niya po ang batang yun. Siguro po sa isang araw pupuntahan po natin yun si Giancarlo. Kukumustahin po natin siya. Kukalaan niyo po. Siguro din po ay mag-aasawa na. Hindi na po ako single. Kaya thanks God, binigyan niyo po ako ng napakabait na makakasama ko namin ni Nini sa panghabang buhay. Tanggap niya po ang aking kahirapan, tanggap niya ang sitwasyon ng buhay namin ng anak ko, tanggap niya kung sino po ako, na hindi po niya pinagkakaila kung sino po ako, hindi niya po niya pinikinakahiya yung aking pong napagdaanan po. Dati tanggap niya po lahat. Kaya siya na po. Bigla po siya dumating sa akin, sabi ko ito na siguro. Sabi ko po, Lord, bigyan niyo po ako ng sign kung sino po yung babae na ibibigay niyo po sa akin para makasama po namin ang anak ko. Yung pong sign na ibinigay ni Lord, nasa kanya po lahat.
At siya po ay mahal na mahal ko. At ako po ay, at ang aking anak. Hindi lang po ako ang mahal niya, pati po ang aking anak. At ramdam ko po yun. At mahal na mahal din po siya ng aking anak. Hindi po ito yung girl na katulad po nung dati. Na ito po, kung mahal niya ang isang tao, hindi niya po para ako i-down or isiraan, hindi niya po yun iisip. Dahil alam niya po sa sarili niya na mortal na kasalanan po yung sa Panginoon. At siya po ay maka-Diyos din na sumasamba po. May takot po siya sa Diyos. Hindi po katulad nung isa na wala pong takot sa Diyos. Bahala na siya sa kanya. Wala na rin akong ano po doon. Diyos na lang pong bahala sa kanya. Pero ito po, na mapapangasawa ko, wala po akong masasabi dito. At siya po ay kilala na rin po ng ating mga iba pang sponsor na nagmamahal po kay Edwin. Nasabi din po ng mga sponsor na yon, Edwin, huwag mong papabayaan yung girl dahil napakabait niya. Mahal na mahal kayo niya, kayong mag-ama. At ang isa pa siya ay maka-Diyos. Kaya marami pong mga sponsor po natin ang nakaka-chat po niya na deserve siya. Na at deserve ko rin po sa sarili ko na maging siya na ang kasama ko sa panghabang buhay namin ni Nini. Kaya ako pinututuwa. Una na po sa taas. Yan at nandito po kami ngayon sa amin at ano, pumasyal po kami. May hapon pong uwi namin dahil may pasok po si Nini. Ang pasok po ngayon ni Nini hindi na po 3 days. Dati po hanggang 3 days lang ang kanyang pasok. Ngayon po full na po sila hanggang 5 days na po ang kanilang pasok. At yun po, lubos po ako nagpapasalamat sa ating pong mga sponsor. Sabi ko nga po sa aking mga vlog, hindi ko na po mababanggit isa-isa. Basta ang aking pong pasasalamat ay sa pangkalahatan na po. Yan. Marami pong salamat sa inyo at sa pagtitiwala niyo po sa akin. Na sabi ko nga po, kahit anong pagsubok, ako po, ang dami kong pagsubok na pagdaanan bago ko po ito nalampasan. Ay ako po yung lumaban na nagpalakas din po ng loob sa akin. Unang-una na po si Lord. Yan. At ang ating mga sponsor. At ang aking mapapangasawa. Yan. At yun po sa nais pong gusto pong mag-order ng solar. Pakiclip po sa ating mga video upload and description. Nandun pong aking full details. Yan. Bali kanina po naghatid po kami ng tulong kay Ate Demetria na yun po ay pinag-sponsoran po ni Tita Anonymous ng Madrid, Spain. Hindi po si Tita nagpapabanggit ng pangalan kaya ating pong igalang po ang kanyang desisyon. Madrid, Spain nila ang daw po Anonymous. At yun po, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Ayan, kina Tita Luz Biminda Gibson, Tita Mike Gibson, Tita Mama, sa lahat ng esposo, maraming pong salamat. At kay Tita Ninyo ng US, yan. Maraming salamat po. Bagong sponsor din po natin si Tita Ninyo ng US. Tinutulungan po kami mag-ama na pangarap po ni Tita Ninyo ng US ay makatapos ng pag-aaral ang aking anak. Na siya ko rin po yung hinahangad sa aking buhay. Kaya wag po kayo mag-alala din. Okay naman po ako, wala pong problema. Kahit ako po yung mag-asawa, sana po matanggap po ninyo. Dahil ako, yun po ay talagang part po yun ng life na kailangan ko rin pong maroon totoong babae na makasama ko sa panghabang buhay sa pagpapalaki po sa aking anak. Kaya sana po igalang niyo po ang aking desisyon na ako po ay mag-aasawa na. At kung kayo naman po ay may iniisip na ano, huwag po kayo mag-isip. Lagi po think positive. Huwag po tayo mag-judge ng ibang tao. Dahil hindi po natin kilala ang taong i-judge po natin. Yun po. Yun po ipaalala ko lamang po. Diba ang happy and saya po? No? Engaged na po ako. Meron na pong nagmamayari kay Kuya Edwin. Ang una na po ay ang Panginoon, tapos yung mga mahal ko sa buhay, at yung nagmamahal sa akin. Ang sarap sa feelings. Ako nung time po na dumating ang time na ako po umibig ulit noon na ako natagpo na yung nasarap po sa isang babae na pinagkatiwalaan ko po. Huwag na po natin bigyan ng pangalan. Pinagkatiwalaan ko po.
Hindi ko akalain na siya pala ang sumira, tisira sa akin. Pero sabi nga po, pagsubok po yun na ipinatungpon sa akin ng Panginoon. Kaya nalampasan ko po na pinatunayan ko po sa sarili ko na mali po ang kanyang iniisip para sa akin. Sabi ko nga po, kung ako po ay mahal ng isang tao, hindi po para ako ipag-isipan ng hindi maganda. Dahil alam ko naman po sa sarili ko na wala po akong ginagawa. Kaya nung time po ngayon, ipinagpa-Diyos ko po. Kaya ito po ang isinuklay sa akin, ang pagmamahal sa inyo pong lahat. Pero, mas mahal-mahal ko yung magpapangasawa ko. Ito pong kanya. Kaya muli po, ako po'y lubos na bumabati po ulit sa inyo ng magandang araw po sa ating lahat. At hangad ko po na biyayaan pa po tayo ng mahal na Panginoon ngayong araw na ito at sa darating pang araw at sa darating pang mga linggo, buwan, or panghabang buhay. Yan. Basta lagi na po tayo manalangin at huwag po tayo makakalimot na tumawag sa Kanya. Nandyan lamang po siya. Kaya muli po, magandang araw po ulit sa ating lahat at God bless po sa ating lahat. Say bye-bye po, bye-bye!